guys, today is Friday, so tayo ay magluluto ng munggo. Kasi sabi ng kasabihan nila, pag Friday, kailangan munggo daw, no? So ngayon guys, meron na ako ditong pinakuluan na pinalambot na munggo. So ang technique ko sa pagpalambot ng munggo guys, is ibabad mo muna siya ng isang oras sa tubig at na may asin, bago mo siya pakuluan para mabilis, para hindi maubos yung gaas mo. Kasi ang munggo, matagal talaga yan siya nun. So, ginisa ko na ang luya at saka sibuyas. After nito, lagay ko si bawang. Kailangan huli si bawang kasi si bawang madaling natunog. So, kailangan natin ng bawang. Huli. So, naisingit ko lang din to na video guys, kasi ako, mahilig talaga din ako sa luto-luto, no? Sa, nasabi ko na sa inyo, so, pakita ko lang sa inyo. Simpleng recipe lang naman ito, pero, na-share ko lang, naisipan ko lang i-share. Kasi, naisipan kong na-share sa inyo, gawa na ngayon is Friday. Parang dito ko lang din nalalaman, dito lang din sa Maynila na nalaman ko na pag Friday pala, kadalasan pala pag Friday nagluluto ang mga tao ng munggo. So ngayon, naglagay ako ng pork. Ito si pork. Minarinate ko na siya sa toyo para maglasa naman unti. Isang ano lang to guys, isang malaking pork chop lang ang inano ko. Nasa inyo guys kung anong gusto nyo isahog sa ano nyo luto. Ang iba naman kasi labahita nyo mga ganun. Eh ako wala akong labahita ngayon at wala naman sa plano na magluto ng munggo. Wala lang talaga akong maisip na ulam kasi ilang araw na rin kami ano, isda o ano, naisipan ko munggo. Kasi sabi ko ay Friday pa lang ngayon so magmunggo tayo. So ayan. Madami na pala ang isang hiwa ng ano, pork chop. Ayan. So, palabasin lang natin yung katas ni pork para mas malinamnam. Dapat maglalagay ako ng kamatis. Inaubusan ako ng kamatis, so okay lang. Kasi mostly naman, di ba, pag nag-ano tayo is kamatis. Ay na guys, nawala na yung ano ng pork. So maglagay lang ako ng konting tubig. Ang tubig yung ginamit ko nung ano, inanuhan ko na lang din yung ayun toyo. Konting tubig lang para lumambot yung pork. Takpan natin ulit. Guys, lumambot na po yung karne natin. So, this time ilalagay ko si kalabasa. Since si munggo is malambot na, so si kalabasa na ang ilagay ko. Kailangan, ako kasi naglalagay ako kalabasa talaga. Tapos, masarap sana kung may alugbati, kaso si alugbati ko kasi namatay na, kasi ano na, may nakatira na sa kabilang bahay. So, na-disturbo na yung ano niya. Pinagtubuan. Kaya namatay siya. Wala na tuloy akong alugbati. So, instead of alugbati, I used to malunggay. So, mas nutritious siya. So, ito yung sahog ko sa munggo. Malunggay. Kalabasa. Nagpabili ako ng kalabasa kanina. Halagang 15 pesos. So, alam nyo naman, dito lahat bibilhin. Maliban na lang sa malunggay, hindi ko siya binili. So, ito kasi, inanaan ko lang yung apoy. Para yung, ano niya, pagluto niya is dahan-dahan, hindi bigla. Tapos, maglalagay ako ng pork cubes.
So, ayun, malambot na yung gulay. Ilalagay na natin si munggo. Nilambutan ko yung kalabasa, guys. Gawa ng ang mga bata, ayaw nila yung ano, kaya yun ang sadya ko na lambutan yung kalabasa. Pakuloyin lang natin siya ng saglit kasi luto naman na ang munggo. So pakuloyin lang natin bago natin ilagay ang alugbat, malunggay, tapos timplahan na natin siya. Ayan na, kumulo na ang ating kumulo na siya. Baka magtaka kayo, guys, na lutang siya sa tubig kasi yun ang gusto ng mga anak ko. Gusto nila yung sabaw, sabaw lang, parang tinola na, no. Ganun ang way ko ng pagluto. Gawa ng ang mga kakain is mga bata. Alam mo naman, bata, gusto nila ng sabaw. So kumulo na, ilagay ko na ang very nutritious na malunggay. Unlimited tayo sa malunggay kasi walang bayad. So, ayan. Ako kasi hindi ko hinalo-halo ang ano kasi papait yan eh. Kaya dip-dip lang, dip-dip. Lagay ako ng sili. Tapos ayan, naglagay ako ng chicharon. Guys, paborito to ni Mister. Gusto niya pag pag nagluto ako ng munggo, madaming chicharon. Tapos naglagay ako ng siling green at saka konting paminta, pamintang pino. So ayan, ready to eat na ang ating munggo. So happy eating, guys. Thank you for watching.